Ang kahilingan po ni Ka Eric sa Kongreso ay pinagbigyan po ng majority po ng miyembro ng committee. Yan po ang napagkasunduan ayon po dito sa naging interview nito pong si Congressman Gus Tambunting. Siya po ang tumatay yung chairperson ng Committee on Legislative Franchise. Pakinggan po natin ang pahayag ni Congressman Tambunting. By the way, nakalagay po dito, House Committee on Legislative Franchises, nagdesisyong palayain sina Jeffrey Celis at Lorraine Badoy mula sa kanilang pagkakadetine. Unanimous ani ni Representative Gus Tambunting ang boto para palayain ang dalawa dahil sa humanitarian reason. Pakinggan po natin si Congressman Tambunting. Discussion basically was on the detention of Ka Eric and Ka Lorraine and whether they would be released from detention following the contempt order issued to them the other day. Medyo mahaba po yung diskusyon. Siyempre, hindi sumasang-ayon. Merong sumasang-ayon. Merong nag-abstain. Bigyan ko lang muna kayo ng background sa desisyon na ito ng Kongreso. Si Lorraine Badoy at Ka Eric, na-contempt po sila, particular si Ka Eric for unruly behavior at saka itong si Lorraine Badoy para sa lying. Yan po ay nangyari nung nakaraang linggo. Ano, kung saan sila nga po habang tinatanong ng mga kongresista si Ka Eric, hindi naging maganda ang asal si Lorraine, nagpakita po, nagsalita ng mga kasinungalingan. At dahil po doon, ilang araw po silang nakulong, nagsagawa po sila ng hunger strike na meron pong oras, alas 6 ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw. At siguro, nakikita po nila na talagang mariin ang paninindigan ng Kongreso na ipiit po sila kahit lumagpas po ang holiday season. Nag-request po itong si Ka Eric. Sumulat po ito sa Kongreso at humingi po ng paumanhin, inamin ang kanyang pagkakamali. On the other hand, yung mga asawa naman po nitong si Badoy at saka ni Ka Eric, kasama ni Atty. Harry Roque, nag-file po sila ng petition of writ of certiorari and habeas corpus sa Suprema, sa Korte Suprema, kung saan kine-question po nila dahil ayon po sa kanila, illegal po ang pagkakadetine nito pong si Ka Eric at Lorraine Badoy. At dahil po doon, dapat palayain ng Kongreso ang dalawa. Pero dahil po sa mga tagpong ating pong nire-reaksyonan ngayon, ang napipintong pagpapalaya nga po dito sa dalawa, mukhang magiging moot and academic na po yung isinampang petisyon nito pong si Atty. Harry Roque sa Korte Suprema. Kasi ang layunin po noon, palayain ng Kongreso ito pong si Ka Eric. Dahil po dito, mukhang lalaya na talaga, yan na po ang napagkasunduan. Hindi pa po kasi natin alam sa kasalukuyan kung sila po ay nasa labas na. Ngayon, ito pong binabasa natin, babasahin natin balita mamaya, set to be free pa lamang. Set to be released. Dito naman sa pahayag ni Congressman Tambunting, sinasabi na napagkasunduan na nga po ng committee na palayain po si Badoy at saka si Eric. Tuloy po muna natin ang pakikinig dito po sa pahayag ni Congressman Tambunting. Sa discussion, pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to what is the decision of the committee dahil we're going on a Christmas break. And we even asked the head of the legal department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path sa aming ginawa at aming gagawin. At siya naman po ay... Ang paninindigan po ng Kongreso, wala po silang ginawang mali. Ang pagtatanong po nila kay Ka Eric, hanggang ito ay humantong sa pagpapakulong, pag-contempt nga doon sa dalawa kay Lorraine Badoy at kay Ka Eric, ayon po sa Kongreso, tama po iyan, wala po silang ginawang mali. Pero siyempre, sa parte ng kampo nitong si Ka Eric, partikular sa kanyang mga abogado,
eh nagkaroon po ng grave abuse of discretion. And that is why nagkaroon po sila ng petisyon sa Korte Suprema. Inuulit lamang po natin, hindi po ako abogado, pero sa aking pananaw, parang moot and academic na po yung petisyon ni Attorney Harry Roque dahil wala nang palalayain, dahil mapapalaya na ito pong sila, Kaerick. Very clearly, on the record, sinabi naman po niya, tama po at sa kapangyarihan ng committee ang contempt power. And this is your Supreme Court rulings dito po. Yeah. So then, ang tanong ay kung ano po magiging kapalaran ni Kaerick. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons na sila po ay papaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Kaerick na sila humingi ng pamanhin sa kanyang ginawa at ele nasa committee secretary at meron man po siyang na-compride po siya sa pangalan na hinili po natin. Yun na kanyang sources na ito. At yun ang mahalaga ngayon, mga tol. Kasi after all, ang dahilan ng pagkakakulong nitong si Kaerick ay dahil ayaw niyang i-reveal yung kanyang source. Pero ayon po kay Congressman Tabunting, alam na niya at may pahintulot po ito kay Kaerick na sabihin sa mga piling tao lamang. Ngunit parang double talk si Kaerick eh. Kasi kung papansinin po ninyo yung kanyang pahayag, mababasa po natin ito sa shared post ni Sir Benji Contreras, eh parang pinalalabas niya po na sinungaling si Congressman Tambunting. Dito po sa shared post ni Sir Benji Contreras kanina, nabasa po natin ang mga sumusunod. I-share ko lamang po sa inyo ha, para po may idea po kayo. Sabi po dito ni Congressman Tambunting, kahapon po yan ha, at ganun din naman itong si Kaerick prior pa dito sa interview nitong si Tambunting kanina. I ask them if they are willing to divulge the person to me because they refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. There is a source and I will have to discuss this of course with the committee and the speaker and the senators as well. Pero ayon po kay Kaerick kahapon, I revealed nothing to committee, Chairman Tambunting. De kung totoo itong sinasabi ni Kaerick, pinalalabas niyang sinungaling si Congressman Tambunting. Pero pinagdidiinan po ni Congressman Tambunting na meron na po siyang pangalang pinangahawakan. Tuloy ko po muna ang sinabi ni Kaerick. That's his version of his story. I stand by the protection provided to every journalist about the non-compulsion on the revelation of their source or sources of information as provided for by the Soto Law as amended. Whatever claim made by Committee Chairman Representative Tambunting are his personal story. And I don't subscribe to it, especially when our conversation was done in confidence as a privileged communication between the two of us. Pero hindi may kakailangan yun, mga tola, na meron talaga silang naging pag-uusap. Kaya it is a matter of whom, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Tuloy po natin. Sabi pa po dito ni Kaerick, I have not and shall not reveal my true source of a valid information on question pertaining to question on public spending of public funds. Yan po ang pahayag ni Kaerick. Pero narinig naman po natin dito kay Congressman Tambunting, meron na po silang pangalan. At itong pangalan na ito, sasabihin niya sa mga inalaw siya ni Kaerick na kausapin para i-reveal ang pangalan na yan. Kaya ako, sa party ko ha, bilang isang observer dito, hindi ko i-demand kay Congressman Tambunting na para lamang sabihin na siya po ang nagsasabi ng totoo, eh i-reveal niya sa publiko ang pangalan nito pong source ni Kaerick. Para sa akin, pahalagahan niya yung kanyang palabra de honor. Kasi kaya sa kanya sinabi ni Celis ang pangalan. Dahil ito ay ibibigay lamang sa mga nararapat makaalam. Let's wait na lamang, mga tol.
sa mga susunod na panahon kung sino itong source na ito. Eventually, lalabas po yan. Pero ayoko pong i-demand kay Congressman Tambunting yung pagsasabi ng pangalan kung sino yung source nito pong si Kaeri. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Congressman Tambunting. I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that. Yan. So meron po yan kasi ang dapat makita natin dito. Kahit sino naman siguro, pag tayo po'y pinagkatiwalaan ng tao, regardless kung sino po yung tao na yan, huwag po natin sisirain yung pagtitiwala na yan. Kasi yan po ang bahagi ng isang maayos na public servant, ang magkaroon ka ng credibility at integrity. Igit sa lahat yung palabra de honor mo na ibinigay sa iyo in confidence ang pangalan na yan. Meron naman silang napagkasuntuan na mga kung sinong mga opisyales ng ating gobyerno ang dapat pagsabihan, doon na lang muna. Wag na po muna nating kwersahin o ipanawagan na i-reveal sa publiko at this time kung sino po yung sinasabing source nitong si Kaeri. Ngayon, puntahan po natin ang balita po ng GMA News Online kaugnay po niyang pinag-uusapan po natin. Sabi po dito, SMNI's Badoy cell is to be released from house detention. Kaya sa ngayon, nakapiit pa po sila sa House of Representatives. Probably meron pa po kasing isang hearing bago po mag-break this week. Baka aatinin pa po sila doon. Kailangan pa po yung kanilang mga impormasyon na maaaring ibahagi sa committee. Then after that, saka po sila palalayain. Pero yun po ay aking speculations pa lamang, mga tola. Basahin po natin ang balita. Sunshine Media Network Incorporated host Lorraine Badoy and Jeffrey K. Eric Celis will be released from detention at di Batasan Pambansa Paranaque Representative Gus Tambunting, Chair of the House Committee on Legislative Franchises, announced on Tuesday afternoon. Kaya inuulit po natin, baka bukas o sa Huwebes, bago po mag-break ito pong kamera. They are free to go. This is not a furlough. He said, ang decision po ay sila ay palalayain for humanitarian reasons. Ito naman po ay Kapaskuhan. Kaya sa mga nagpapakalat po ng mga impormasyon na sinasabi, natakot daw po ang Kongreso dahil nasa Korte Suprema na po yung kaso, hindi po yung totoo. More so, yung mga vlogger na nagpapakalat na natakot daw po ang Kongreso doon po sa mga ipinakalat o ipinangalap na petisyon sa pamamagitan ng pagpirma, partikular ng mga retired uniform personnel. Hindi po matatakot ang Kongreso sa mga tao na yan. Sino ba sila? After all, they are all retired. Ano? Merong pinangahawakang rules ang Kongreso. At wala po sila ayon sa kanila na binaviolate sa mga rules na yan at umiiral po na batas. Ito ay kanilang ginawa. Malinaw po itong pahayag nitong si Congressman Tambunting for humanitarian reasons. Kasi nag-request itong si Kaeric in the spirit of Christmas, palayain daw po sana sila sa pagkakapiit dyan po sa Kongreso. Tuloy po natin, the committee cited Celis and Badoy in contempt last week over the former's refusal to disclose his source, who claimed that Speaker Martin Romualdez's travel fund is at 1.8 billion pesos. Badoy, for her part, earned the ire of lawmakers for allegedly being unresponsive, if not disrespectful, to their queries about ad revenues of the SMNI program Laban Kasama Ang Bayan, which she and Celis host. The House Committee on Legislative Franchises is currently investigating SMNI. At kaugnay po nito, mga tol, yung resolution na ipinila nito pong si Congresswoman Migs Nograles ay na-adapt na po sa Kongreso kahapon, and that recommends for the suspension of the operation of SMNI pending the outcome of the hearing ng Committee on Legislative Franchise. Pero meron pong balita kanina, napag-alaman po natin na meron pong kongresista na nag-file din po ng resolusyon
ito naman ay hindi para suspindihin ang SMNI, kung hindi para bawiin na po ang prangkisa ng SMNI. Very interesting po ito para sa ating lahat. Depende po sa ating pinapanigan. Ito pong paniniwala po natin sa nangyayari ngayon sa tinatawag na freedom of expression is very polarized. Magkaiba po tayo ng mga paniniwala dito. Depende po sa ating sinusuportahan. At tayo, syempre, bilang sumusuporta sa House of Representatives, naniniwala ako, kayong mga manonood, kung kayo po'y sumusuporta sa House of Representatives, naniniwala tayo na nararapat pong either isuspinde o bawiin ang prangkisa nito pong SMNI. Bakit? Kasi sa ating pong nadinig sa mga hearing na isinagawa sa loob ng tatlong pagkakataon diyan sa Kongreso, napag-alaman natin na ang SMNI may mga paglabag ayon kay Congresswoman Mig Nograles sa mga sections ng kanilang prangkisa, in particular Section 4, 5, 11, and 12. I hope hindi ako nagkamali sa pagkakatanda ko. Pero maraming mga pagkakataon na ito po ay nakita at napatunayan ng mga kongresista. Ano po ang mga halimbawa? Ang pagpapakalat po ng maling impormasyon, pinaka-latest po dyan, yung sinabi nitong si Ka Eric na 1.8 billion pesos travel expenses ng ating speaker na si Martin Romualdez. Pero sa katotohanan, ang travel expenses ni Speaker Martin Romualdez ay nasa 4.3 million pesos lamang para po sa taong 2023. And more so, yung kabuuan po ng travel expenses ng House of Representatives, napag-alaman po natin na 35 million more or less lamang, napakalayo po doon sa 1.8 billion pesos, at dinagdagan pa ni Ka Eric na kung isasama daw po ang entourage ay aabot po sa 2 bilyong piso. Yun po ang isang example ng pagpapakalat po ng maling impormasyon using the program of SMNI. And sa mga nangyari pa, nakita din po natin na maraming pagkakataon na nagsinungaling po, in particular, ito pong SMNI sa kung sino ang nagmamay-ari ng SMNI. Kasi ayon po sa dokumentong isinumite ng SMNI sa Kongreso, lumalabas doon na hindi nagmamay-ari ito pong si Pastor Apollo Quiboloy. Pero iba pala ang katotohanan sa nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, dahil ang nakalagay po doon, UBO, Ultimate Beneficial Owner, ito pong si Pastor Apollo Quiboloy. That is why siya po ay ipapatawag sa susunod na hearing ng Kongreso para po mag-testify sa mga katanungan ngayon na maaaring ibato nito pong mga kongresista. Nandun din po ang pagsasabi ng mga kongresista na ito pong SMNI, nagagamit ang kanilang programa para po sirain ang isang individual or group of individual and even ang institusyon po ng ating gobyerno. The best example naman dyan, walang iba kung hindi ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang House of Representatives is the most rotten institution in the country. And on October 11 and November 16, 2023, nagamit ang programa sa SMNI, in particular yung gikan ng masa, para pagbantaan po ito pong si Congresswoman Franz Castro na ipapapatay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga kongresista, halos hindi mabilang ang napakaraming paglabag sa prangkisa ng SMNI. Kaya isinusulong nila ngayon, either isuspinde o i-revoke ang prangkisa ng SMNI. Pero napakinggan po natin sa abogado naman ng SMNI na wala daw pong kapangyarihan ang Kongreso na mag-revoke ng prangkisa ng SMNI. Tingnan po natin kung saan hahantong ang sirkumstansya na ito, kung ito po ba ay papabor o hindi papabor para sa SMNI. Sa huli, dapat ang manaig po rito ang karapatan po talaga ng bawat Pilipino sa malayang pamamahayag. Tandaan po natin, ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute. Ito po ay nire-recognize ng ating konstitusyon, pero the moment that we infringe to someone's right, or sabihin na natin, kapag tayo ay sumasaklaw sa karapatan po ng ibang tao,
natatapos na rin po yung karapatan po natin sa malayang pamamahayag. In short, huwag po nating abusuhin sa pamamagitan ng ating malayang pamamahayag ang demokrasya. Kasi kung meron tayong karapatan na magpahayag ng ating mga saloobin, meron din pong karapatan ng ibang tao or group of individual na protektahan ang kanilang mga karapatan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano po ang masasabi ninyo sa gagawing pagpapalaya ng Kongreso dito po kay Ka Eric at Lorraine Badoy? Paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area. At muli, maraming maraming salamat. Shoutout po sa 800 na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube. Sino-sino po ba mga kasama natin? Hoy, salamat sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Pusong inami. Ayos yan ah. Lori Mamawag, DDS, nagpapakalat at naghihikayat ng rally. Eh alam ninyo mga tol, makailang beses na ba silang nanawagan? Ang unang panawagan ng mga DDS or DD sheets. Kasi yung mga DDS, alam nyo, eto to be honest with you, may mga kaibigan akong DDS na maayos. At sila nire-respeto nila ang ating mga political na paniniwala. Pero yung mga walang respeto, tawagin po natin DD sheets. Yung mga nananawagan na DD sheets, matagal na yan. On September 21, nanawagan sila sa harapan ng COMELEC. Meron bang pumunta? Mangilan-ilan lamang. Makailang beses silang nanawagan para mag-assemble. Ilan-ilan lang din ang pumupunta. O kaya bahala silang manawagan. Eh, karapatan nila yan. The right to peaceably assemble is guaranteed under the Constitution. Dapat alam po natin yan. Article 3, Section 8 ng ating 1987 Philippine Constitution. O yun po yun. Yung freedom of speech nasa Article 3, Section 4 naman. Sino pa? Si Jose Vivas. Top 1, may bayaran talagang mga vloggers. Bakit inilabas nilang pinalaya na daw ng SC ang mga nabanggit na angkors? Eh tayo po ay nagbabasa lamang ng balita. Wala pa po tayong nabasa na balita na sila po ay nakalaya na. Palalayain pa lang. Yan po. Eh ngayon, kung mali po itong binabasa nating balita, edi i-correct po natin. Pero so far, ang balita, SMNI's Badoy Celis to be released from house detention. Yan po, to be released. Siguro yung mga teacher po dito ng English, alam po kung ano po ang ibig sabihin nito. Di ba? O yan o, mangyayari pa lamang to be released. Hindi pa po, hindi naman po nakalagay dito eh, was. Kung hindi, to be futuristic. Di ba? O sino pa? Meron bang bashers? Parang wala naman ako nakikitang basher ah. Okay? Sino yung nagsabi? Ang kawawa si PBBM at si Marty Romualdez. Sabi niya, ay tumalon. O Yaya Dab, shoutout sa'yo. Subterronaalexsanchez.com General Luna. Okay? Si Bob, sasamantalahin na Top 1 Badoy. Encelis, tatakas na ang mga sinungaling. Alam niyo mga tol, ganito yan. Huwag tayo masyadong mag-overreact dito sa pagkakakulong nila sa Celis. Ito po kasi yan. Wala pong kaso sila ka Eric para mapiit po sila ng pangmatagalan sa kulungan. Worst case scenario, kung hindi po sila napalaya, pagkatapos po ng 19th Congress, obligadong para palayain po sila ng Kongreso. Ang kapangyarihan po to contempt ay matatapos kapag ka nag-end ang sesyon ng Kongreso. Ganun po yan. Kaya hindi po kinakailangan tumakas po sila ng bansa. Ano? Ang mahirap lamang dito, oy, may basher. Oh, sige, sipain na natin yung mga basher. Ayoko na makipagtalo sa mga bashers, mga tol. Kasi, unang-una, nagmumukha akong tanga. Kasi tanga sila eh. Pag pinatulan natin ng basher, nagmumukha tayong tanga. Kaya wag nyo na pong patulan ng mga yan. O ngayon, babalik po tayo dun sa sinasabi po natin. Yung dalawa, wala pong kinakaharap na kaso. Kaya hindi po yan makukulong ng pangmatagalan. The most is kapag natapos ang 19th Congress. Kung hindi sila napalaya, eh sabi nga, mapapalaya na po sila. Ang iniisip po natin, baka paglabas po ng dalawa na ito, magpo-programa na naman po sa laban kasama ang bayan, tapos babanatan na naman po nila yung mga kongresista. Kasi ganun ang ginawa nila eh. Di ba nung unang hearing, noong November 30,
May pa-amin-amin pa itong si Ka Eric na mali yung source, mali yung binigay na impormasyon ng kanyang source at willing siyang i-recant yung kanyang pahayag sa Kongreso. Pero after nung hearing, November 30, the following day, at sa mga sumunod pang araw, ang tatapang nila, binanatan nila ng binanatan yung Kongreso. O kaya nung ikalawang hearing last week, pinansin sila ng mga kongresista. O sana, pag nakalaya na ito si Ka Eric bukas, o sa susunod na araw, huwag nilang gamitin yung programa nila para sa pagbanat sa kongresista. Alam nyo, napakalaking perwisyo ang ginawa ni Ka Eric at ni Badoy sa SMNI. Sa totoo lang, kasi pinagpasensya ng mga kongresista ang mga pagbanat nila Alan Troy, ng mga DD Sheets bloggers, pati ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinagpasensyahan. Pero naglabis na. Kumbaga, napuno ang salop. O, nadamay tuloy ngayon ang SMNI. Nahalungkat ng nahalungkat. Kaya, kumbaga, may mga nagagalit kay Ka Eric. May natutuwa din. Kasi bakit natutuwa sila? Si Ka Eric ang naging dahilan para mahalungkat ang mga violations ng SMNI. O, shoutout po sa inyong lahat. Sub Tirona, nagyayabang ang mga DD Sheets? Let's wait and see sa December 15. May free food ba sa Ka-500? Just asking. Alam nyo, yung December 15 na yan, pagharap po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office para po sa reklamo nito pong si Congresswoman Franz Castro. Eh, walang problema. Sige lang, mag-rally sila dyan. After all, karapatan po ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang suporta as long as ito po ay naaayon sa ating umiiral na bata sa isang demokrasyang bansa na tulad po ng Pilipinas. Pero kapag sila po ay gumawa dyan ng mga paglabag sa batas, eh huwag po nilang gamitin ang karapatan po sa malayang pamamahayag. Maa-aresto sila pag nagkataon. O, kaya huwag tayong mag-alala dyan. Yung mga assemble na yan, no problem. Wala pong problema dyan. O, kay alexsanchez.com, kay Wonder Woman, Maite Baisa, Sub Tirona. Meron pa bang basher na delete ko na yung bashers kanina? Maghihiganti yan si Ka Eric, ganun ba? Si Magusalak Crispy Tuto, hunger strike ang rally ng mga DD Shit. Yan, sabi ni John Louis Hassan, yabang kasi nila. Lorena Silverio, good evening. Merong tanong kanina, yung isang manonood natin eh. Hindi ko lang mabalikan kasi nagsasalita na ako. Ayokong putulin yung topic natin kapag ongoing eh. Sana ulitin nung nagtanong, hindi ko matandaan yung particulars ng kanyang katanungan. Sabi ni Eva Ronda, kung pansamantala lang paglaya ng dalawa dahil sa magpapasko para makasama ang mga pamilya nila, okay lang, pero dapat rin silang ibalik sa Congress once na mag-resume next month ang Congress para di nakaka-disappoint na parang nilalaro lang ang batas. O lilinawin po natin, Eva Ronda, ha? Hindi po kasi purlo. Hindi po purlo yung inaprubahan ng Kongreso. Ito po ay talagang pagpapalaya na. Kasi after all, nakuha na po ng mga kongresista yung kanilang kailangan. Ang kailangan lang naman ng mga kongresista, pangalan eh. Sinabi na po ni Ka Eric, kaya wala na pong dahilan para po ikulong si Ka Eric. Si Lorraine Badoy, eh tingin naman po natin, nare-reveal na kung ano ang katotohanan. Alam na ng publiko sa pamamagitan ng dokumento at pahayag ng Securities and Exchange Commission na ang nagmamay-ari, yung UBO, Ultimate Beneficial Owner, ay si Pastor Apollo Quiboloy. At alam na rin naman na kumikita by percentage ang mga host na sina Ka Eric at Badoy doon sa kanilang programa. In fact, magte-testify pa nga ang BIR sa susunod na hearing. Kaya wala na pong dahilan para po sila ituloy pang ikulong diyan sa Kongreso. Ano? Kaya yun ha, malinaw po sana tayo doon. Hindi na po sila ibabalik sa kulungan. Maliban na lamang kung sila po ay muling lumabag sa rules ng Kongreso at sila po ay muling ma-cite in contempt ng mga kongresista. Oh, si Rogelio Florendo, masyadong magaling ibang na congressman, nakatulong si Ka Eric sa mga sundalo tungkol sa na. Hindi naman yun ang usapin dito, Rogelio Florendo eh. Ha?
hindi naman ikinakaila na, alam mo, Rogelio Florendo, hindi naman ikinakaila ang tulong ni Ka Eric. But it doesn't mean na license na yon para manira ka sa ibang tao. Yun ang problema sa atin eh. Wala talagang yung pag-iisip ko kasi ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino, hindi ko mawari. Parang yung paghanga nila kay Rodrigo Duterte, okay lang pumatay si Rodrigo Duterte kasi ang pinapatay naman daw, mga drug addict, mga drug pusher. Kailan magiging okay ang pagpatay? Hindi po tayo, nasa demokrasyang bansa po tayo na ang umiiral due process at rule of law. Ngayon, kung meron tayong dapat ipagpasalamat kay Ka Eric, salamat! Alam nyo, ako, isa akong sumusuporta kay Ka Eric dati. Alam niya na mga matagal na manonood po natin dito, sino-sino po ang mga matagal na manonood po dito ni Top 1. Ipinangampanya ko ang Sambayanan Party List. In-interview ko pa si Ka Eric dito sa ating programa. Natatandaan ninyo yun, mga tol? Supporter ako ni Ka Eric sa totoo lang kung ang NPA ang pag-uusapan. Pero hindi ako pwedeng magpatali doon sa bagay na yon. Kapag alam na natin na mali na ang ginagawa ng isang tao, hindi tayo pwedeng magpatuloy sa pagsuporta doon. Kaya nga po ako hayag ang pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Nakikita niyo tong buhok ko na ito? Pag pinaputol ko ito, malulungkot kayo mga tol. Ito, pag pinaputol ko ito, malulungkot kayo. Kasi bakit? Bibitiw ako ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba yun ang sinasabi ko sa inyo? Dahil kung ano ang tama at dapat, doon lang tayo. Pero wala akong nakikitang dahilan para ipaputol ko buhok ko eh. Dahil naniniwala ako ni si Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa lang kung ano ang tama at dapat bilang Pangulo. Si Ka Eric, ginawa niya ba ang tama at dapat pagdating sa paglalabas ng mga impormasyon sa kanyang programa? May mga pagkakataon na tama siya. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan CPP, NPA, NDF. Pero itong pagpapalabas niya ng impormasyon ng 1.8 billion pesos as travel expenses ni Speaker Martin Romualdez, kailan magiging tama yon? Susuportahan niyo pa rin kahit mali na? Huwag tayong ganoon.